mature siya mag-isip compared sa age niya ngayon. And then that time, I was experiencing anxiety depression. Sa akin, kung ano yung ginagawa ng normal guy with her girlfriend, yun lang din. And same with her. Meron tayong GC. Ano? Anak ko lang yung 21? Yung ibang estudyante, hindi? Mutual decision. Natakot ako. Takot ako. Kasi inisip ko, baka sabi ko, lumabas. Kasama kaibigan. Baka nag-isip na kumain. Ganun. Sige, mag-ano ka lang kasi hindi ko rin alam yung sasabihin ko. Baka madala ko ng damdamin. Nakuha ko nga yung loob niya para ibalik niya yung ano ko sa akin. Subpoenaed the principal of the school and the owner of the hotel in Valenzuela para malaman natin kung anong incident na ginawa itong teacher na to. At we are confident na malalaman natin. Dito sa NBI, kasama ako, sabi ko, gusto ko lang makita yung teacher. Pero talagang binugbog ko. Awa kong wallet, silipa ako, silinto ko, sinamunutan. Nakasama sa diet ng buhaya ang pagkain ng bato, hindi dahil nababato ito kundi nakakatulong ang bato para mapanatiling nakalubog ang buhaya sa tubig. Bato, bato, pink! Sa pag-aaral na nilabas sa Science Journal na Integrative Organismal Biology sa pagkain ng buhaya ng mga bato, nadaragdagan ang bigat nito ng 88% o 35 minutong panglubog sa tubig.
Kumakain din daw ang buhaya ng bato para tunawin ang mga kinain nito at makakuha ng ilang mineral mula sa bato. Tinatawag ang mga bato na gastrolithic o bato na nasa gastrointestinal tract ng buhaya. Dahil daw sa dagdag na bigat ng mga bato sa katawan ng buhaya, mas maraming hangin ang ilalanghap nito para gamitin sa paglubog. Dapat alam mo na maliban sa buhaya, kumakain din ng bato ang mga ibon. Nagsisilbi itong peking ngipin para madurog ang ilang pagkain. Yan ang dapat alam mo. Viral ba ka mo? Iba't ibang paandar ang ginagawa ng mag-asawa tuwing ikinakasal gaya nilang ni Paul at Christine mula sa Antipolo. Ang wedding vows kasi ni Paul, literal na maasim. Ikinumpara niya ang sarili sa isang kalamansi at suka na sangkap sa paggawa ng adobo. Pero hindi naman kasing asin ng adobo ang mga ngiti at kilig na nararamdaman ni Christine. Kaya ang witty wedding vow ni Paul may 2.4 million views sa Facebook. Ayan. Oh, kanya-kanya ba? Ang ganyan, di ba sa mga wedding, talagang dyan mo ilabas yung pagiging ano mo, yung pagiging creative mo, di ba? Kung ano ka, ipakita mo na doon sa magiging asawa mo, di ba? Sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin. Okay. Okay, ito pa, viral baka mo, beat the heat. Dahil hanggang dulo ng Pilipinas, may pwede tayong puntahan ngayong summer. Perfect for nature lovers ang Lake Cebu sa South Cotabato dahil matatanaw rito ang ganda ng Seven Falls. At para sa mga adventure ang hanap, may nakakalulang zipline din na binansagang Hyatt Zipline in Southeast Asia. Ang summer pasyala na yan, usap-usapan ng mga bakasyonista na may mahigit 200,000 views sa TikTok. Ang ganda dyan sa Lake Cebu. Nakapunta ko dyan. Dyan ginagawa ang tinalak, yung the dream weavers ng mga Tiboli. Yan no? Yung ano, Tiboli. Grupong Tiboli, di ba? Dyan talaga, ang ganda dyan talaga. Eto pa, viral baka mo ang nireject na baby gorillang si Jamila sa Amerika. Accepted ng netizens from all around the world. Tila extended pa nga ang birthday celebration niya nitong nakaraang linggo dahil si baby Jamila patuloy na hinahanapan ng perfect surrogate mother sa iba pang zoo. Kaya naman napapahuhuhaha ang netizens na naantig sa story ng cute na cute na baby gorilla. Ang pag-welcome kay Jamila sa real world may magigit 400,000 views sa TikTok. Ang cute nga. Mukhang tao, no? Oo, ang cute naman talaga. Mukhang talaga mga good vibes yan, di ba? Mm-hmm. At yan ang viral na kwento ngayong araw na dapat alam mo! Na ito na mga balita, kwento at papag-good vibes na dapat alam mo! Sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan ng Abril, Lolo sa Catanduanes, sinaksak ng isang malapit sa kanya dahil sa umunoy lumang alitan. At ang literal na karera ng liwanag sa dilim na nagpahiyaw sa mga taga Bohol. Hindi raw mababasa sa itsura ng isang taong kanyang galing o talent. At handa yung patunayan ng bida natin mamaya sa kanyang tikas at laki ng katawan. Bibilib kayo sa galing niya sa pagbirit. Abangan natin mamaya. Hi everyone! I'm Haley, your dumb buddy! Abangan nyo rin mamaya dahil may mga ituturo kami sa inyo kung paano ihanda ng less hassle ang ilang summer fruits. Mamaya lahat yan dito sa Dapat Alam Mo! Thank you.
Nako, Kuya Kim, Hailey. Di ba, ang dami natin nagmagagandang beach pero hindi rin nagpapahuli ang refreshing ng mga ilog natin, di ba? Ay, sinabi mo, Susan. Maliban sa nakaka-chill, lubusong sa ilog, pwede rin itong papagkunan ng mga chichibong. Oh. May kahirapan man ang panguhuli, worth it naman daw kapag ito ay naluto at naging putahe. Mm. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Sol. Sa isang ilog sa Pola Oriental, Mindoro, may nagtatago umano sa mga bato. At para lumabas ito, kailangan daw magpalatak o gumawa ng tunog. Ang malabulating mollusk na ito, tinatawag na ugaong. Ang grupo ni Brixton maglalakad ng 15 minuto para puntahan ang ilog na hitik umano sa ugao. Gamit ang pala, tinitipak nila ang gilid ng ilog hanggang sa makuha ang bato kung saan umano nakatago ang mga ugao. Maingat nilang sinisipat ang mga bato at nagpapalatak. Yun yung paniniwala nila pag gumawa daw po ng sound ng ganon, eh, madaling makuha yung ugaong, lalabas daw po sila agad. Iba daw po pag tinatawag kasi makukuha mo siya ng buo. Manumanong huhugutin sa bato ang nakasiksik na mga ugaong. Kakaiba siya kasi ngayon lang ako nakakita nung itsura na ganon. Parang pusod ba ng bata? Dapat alam mo, nakapamilya ng ugaong ang shipworm na tamilok ayon sa zoology professor na si Dr. Juan Carlos Gonzalez. Both in the same ecosystem, magkasama sila. Yun nga lang, magkaiba sila ng pinanggagalingan. Paggaling sa batuhan, ugaong. Paggaling sa driftwood o kahoy na binubutas, yun yung tambilok o tamilok. Mayroon din itong maliit na shell. So they have this, the gills which help shift food. So the filter feeders, they feed on plankton that's suspended in the water. Mga tol, ito ang bahay. Dahil matalas po yung shell na ito, pag nagkamali ka, masusugatan ka agad. Mas matalas pa po ang shell na ito sa talaba. Iilan na lang daw ang nangunguha ng ugaong sa kanilang lugar ayon kay Brixton. Sa ngayon po ay wala na dahil yung mga nangunguha dati niyang mga ugaong dito ay nagkaroon na po ng trabaho, malimit na lang po yung nangunguha. Wala naman season, anytime pwede pong manguha kami ng ugaong at marami naman po kami nakukuha dito sa aming ilog. 50 per tabo daw po ang benta nila dyan, tapos pang-ulam din po. Ang naipong ugaong, masinsin nilang linisin. Magluluto po tayo ng ginisasa kamatis na ugaong. Maggigisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Saka ilalagay ang ugaong. Hahayaan itong kumulo ng 20 minuto. At maaari nang tikman ang ugaong. Masarap po. Ang kahawig po niyang lasa ay lasang kabibe, laman ng kabibe. Lasa siyang tulya. Tikman niyo. Mula sa itsura ng ugaong, pati ang paraan ng paghuli nito talaga namang kakaiba. Patunay ito na ang malawak na tubig sa bansa, hitik sa yaman at hiwaga. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. Ito pa mga kwentong dapat alam mo. Hindi lang ang kanyang dati ang kanyang dating ang fineflex ng ating guest ngayong araw, kundi pati ang kanyang pagbirit sa pagkanta. Kaya huwag raw kayong makikipagtaasan ng boses sa kanya. Dahil sa kantahan niya kayo, babanatan. Ang astig performance na yan, abangan mamaya dito sa Dapat Alam Mo!
itong tag-init, usong-uso sa ating mga Pinoy ang mga pagpaliga. Kaya gustong-gusto ng mga kabataan ang summertime. At ngayon, may mga ligang high-tech na rin. From kaka-computer to pro-gamer, may kahinat na ang paglalaro. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Sa gymnasium na ito, ang kadalasang nilalaro, basketball. Pero ngayong araw, ang mga manlalaro walang dinidribble na bola dahil ang kanilang pagtutunggalian sa court, video games, sa liga ng esports. Sino kaya ang victorious at mapapa good game, well played? Ito ang kauna-unahang liga ng esports sa Barangay Punong, Iloilo. It all started last August 2023 nung nagpaliga kami ng Mobile Legend dito sa aming barangay. It was very successful din sa mga kabataan dito sa amin. We organize again a League of Legend tournament naman, which is based on computer. Kasi doon talaga nag-start yung e-games. 12 barangay mula sa distrito ng Lapu's ang maglalaban-laban sa online battle arena video game. 20 computer units ang nakalinya sa court. Bawat team, kanya-kanya ng upo sa harap ng computer. Dito sa aming barangay, yung profile ng mga players namin, bali mga computer gamers talaga. Nag-coordinate kami talaga sa mga computer shop. Ang tropang nabuo nung high school, ready na raw makipag-agawan sa trono, ang Team Barangay Punong. Game face on na sina Jinil, Devon, John Michael, Devin at team captain na si Christian. Marami akong torna na nasalian. Tapos pag may mga kalaban na pumupunta sa amin dito, kami yung naglalaro. Kaya po kami kinuha yung player dito sa Punong Lapu's. Para manalo sa larong ito, magpapaunahan silang magpatumba ng base ng kalaban. Dahil halos nakalbo na ang Team Punong ang mga tore ng kabilang panig at isa-isang napatumba ang mga kalaban. Victory! Naipanalo ng Team Barangay Punong ang unang round pati ang pangalawang round. Ibig sabihin, pasok na sila sa semifinals. Todo cheer na rin ang mga nakikinood sa likuran ng mga players. Tila walang kahirap-hirap ang Team Punong. Sila ang nanalo sa Season 2 ng League of Legends Tournament. Nakapaliga na kami ng basketball. Pero yung mga kabataan, gusto naman nila yung iba naman. Tinutulungan namin yung mga players na mag-grow din yung camaraderie nila, mag-enhance yung sportsmanship nila. Sa anumang laro, may nananalo at may natatalo. Pero anuman ang resulta, ang mahalaga, nag-enjoy at nagkaisa ang lahat. Ako, si Mark Salazar. At yan ang kwentong Dapat Alam Mo. Ito pa mga kwentong Dapat Alam Mo. Fruit is Life ngayong summer. Nakakabusog na, nakaka-refresh pa ang pagkain yan. Kasama ang Dumb Body nating si Hailey, ituturo ng ating bisita ang ilang hack para raw less hassle ang paghahanda ng mga prutas. Mamaya na yan sa Dapat Alam Mo! Thank you.
Nagkasunog sa Amazon River, sa Australia, may sea of clouds. Paspasan natin ang mga balitang abroad na dapat alam mo. Nilaman ng nagngangalit na apoy ang isang speedboat sa Amazon River. Base sa ulat, nagtamo ng minor burns ang kapitan ng bangka. Inaalam pa kung ilan ang pasahero ng bangka at ang sanhi ng sunog. Nakakaranas na pa rin ng matinding winter storm ang ilang bahagi ng Amerika. Sa isang drone footage, makikita ang iniwang epekto nito sa isang highway sa California kung saan gumuho ang ilang bahagi nito. Para iwas disgrasya, napagdesisyonang ipasara muna ang naturang kalsada. Nagmisulang siya clouds naman ang ilang dalampasigan sa Sydney, Australia na kinamahangahaan ng ilang beachgoers. Nabalot ito ng makakapal na bula na kung tawagin ay sea foam. Ayon sa ilang eksperto, namumuo ang sea foam mula sa mga na-decompose na organic matter gaya ng plankton at ilang chemical at dead organism. Kapag naalog ito ay mistulang parang bula na humahampas sa dalampasigan. May water service interruption sa ilang customer ng Manila Water at Maynila mamayang gabi. Dahil sa leak repairs, 6 na oras si Hina o mawawala ng tubig ang ilang Manila Water customers sa Pasig, Bandaluyong at Rodriguez Rizal. Mararamdaman yan mamaya alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. 8 oras naman ang water service interruption sa ilang customer ng Maynila sa Quezon City at Pasay dahil sa maintenance activities. Mamaya alas 10 ng gabi rin yan at magtatagal ng hanggang alas 6 ng umaga. Ang dinarayong ilog sa Ragay, Camarines Sur at ang bahay sa Canada na isa lang art attraction. Narito mga amazing balitang dapat alam mo. Ngayong sobrang init, masarap magtampisaw sa malamig na ilog. Kaya patok na patok sa ilang taga Ragay, Camarines Sur, ang Pakulago River na nasa bulubunduking bahagi ng Barangay Kabadisan. Napapaligiran ang kagubatan ng ilog kaya sariwa ang hangin at malayo sa ingay ng syudad. Walang bayad ang pagligo sa ilog at pwede rin magtayo ng tent sa paligid. Pakiusap ng mga residente sa mga bibisita. Huwag mag-iiwan ng mga basura at panatilihin ang kalinisan sa lugar. Mahilig pa kayo mangolekta ng mga abubot? Ganyan ang trip ng 79-year-old na lalaki sa Toronto, Canada. Pero ang kanyang koleksyon, ginawa niyang dekorasyon sa bahay ng isa na ngayon art attraction. Sinimulang buuin ng may-ari ang tinaguriang Eccentric Garden of Toronto mula nang maaksidente siya noong 1993. Sa loob ng 3 dekada, daan-daang 1,000 tornilyo, wine, cork at seashells ang nakadikit o nasasabing o nakasabit sa kanyang bahay at hardin. Pati lumang laruan at mga barya nakadisplay sa kanyang bakuran. It's springtime in England. Kasabay niya ng pagsibol ng kalahating milyon tulip sa isang farm sa southern England. Mahigit 100 variety na makukulay na tulip ang nakatanim sa farm at dinarayo ng mga turista. Ipinagdiwang ang taunang Bangkero Festival sa Pagsanhan, Laguna. Bida rito ang karera ng mga bangka na sumubok sa tibay at bilis ng pagsagwan ng mga bangkero. Ang mga nanalo, binigyan na hanggang 40,000 peso na cash prize at trophy. Nagkaroon din ng tug of war na nilahukan ng mga bata. Instant attraction sa Tuba, Benguet ang Ladiang Agritourism Farm kung saan bida ang kanilang kultura. Sa gitna ng pamumundok at pagpasyal ng mga turista, ipinapakain nila ang pinagmamalaki nilang kiniing na baboy. Ang kiniing ay isang traditional na paraan ng pagrereserba ng karne sa kabundukan. Para mas maging traditional, inihahain nila ito sa ubak o bark ng saging habang bao naman ang nagsisilbing baso o lagayan ng nilagang kiniing. Layon ng komunidad nang ipinakita ang natural at sustainable tourism sa mga dumarayo rito. Ito pa mga kwentong dapat alam mo. Huwag maangasan sa kanyang dating, kundi sa kantahan na niya hahamunin. Mataas na nota, hindi niya inuurungan. Ang pong biritera ng Imus Cavite. Marinig na natin sa pagbabalik ng dapat. Hello!
5:59 ng hapon. Ito ang mga inaabang ang balita, kwento at pampag-good vibes na dapat alam mo. Ilang produktong petrolyo may pagharurot sa presyo ngayong Linggo. Pusa sa Makati City, huli cam na mistulang tinorture ng isang lalaki. Sa Italy, ilang ulap mistulang vape tricks, bilog-bilog. At ang pagtakip ng buwan sa araw, masasaksihan sa ilang panig ng mundo mamaya. Ang mga haka-haka ukol sa solar eclipse, abay, pag-uusapan natin yan, mga suki. Kulang ang performance kung walang pakulo. Pero wag iismulin ang malaking katawan ng ating guest performer, baka mapanganga ka sa galing niya sa musika. Mamaya na yan. Tataas ang presyo ng petrolyo bukas pero may bawas naman sa Meralco bill ngayong Abril. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Singil ng Meralco ngayong Abril, bababa, halos piso ang bawas singil kaya 10 pesos and 95 centavos na ang kabuuang singil kada kilowatt hour. Ibig sabihin kung 200 kilowatt hour ang konsumo kada buwan, halos 200 pesos ang tapya sa iyong bill. Ayon sa Meralco dahil yan sa pagbaba ng generation at transmission charges. May malaki hatas ng ilaman sa produktong petrolyo bukas. Pinakamataas ngayon taon ng 1 peso and 55 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel at 1 peso and 40 centavos na dagdag sa kerosene. 1 peso and 10 centavos naman ang dagdag singil sa gasolina. Ilang negosyo sa Metro Manila iniinda ang pinahinang pressure sa water supply. Tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, humihina ang tubig at nakaka-epekto rin ito sa operasyon ng mga pa-morningang negosyo. Pinayagan ng MWSS ang pagpapahina ng water pressure dahil mas mababa na sa average ang water level ng Angat Dam Reservoir unsod ng epekto ng El Nino. Sa ilang barangay naman sa Tampakan, South Cotabato, nagrarasyon na ng tubig. Natuyo na kasi ang mga pangunahing pinagkukunan doon ng tubig. Bakit may bilog-bilog na ulap sa Italy? Sa Bohol naman, may glow-in-the-dark na dragon. Ito mga amazing balitang dapat alam mo. Agaw pansin ang paglulubog sa Saulog Festival sa Tagbilaran, Bohol. Kasabay ng paglubog ng araw ang paglitaw ng mga bangka para sa kanilang glow-in-the-dark Saulog Dragon Boat Race. Literal na glow-in-the-dark dahil ang mga bangka may mga matitingkad na kulay. Isa na itong atraksyon sa lungsod na dinadayo ng mga turista. Tila naka-halo naman ang mga Mount Etna sa Nicolosi, Italy. Napalook up ang mga bisita na makita ang volcanic vortex rings na nangyayari lang tuwing napapabilis ang pagyakyat ng gas sa bunganga ng vulkan. Kaya binansagan Lady of the Ring ang vulkan. Dapat alam mo, ayon sa mga scientist, mas maraming nilalabas na gas sa Mount Etna kumpara sa ibang vulkan sa mundo. Sa Cambodia, ibinida ng mga Cambodian farmer ang kadaling mabibilis na ox. Yan ang taunang ox cart race sa lugar, indikasyon na malapit ng kanilang Kumar New Year at rice harvesting season. Nakatanggap na ng 1.2 million real cash prize at isang ox trophy ang nanalo sa karera. Nahuli kam ang pananakit sa isang kuting sa Makati City. Dalawang aso naman ang nasawi sa sunog sa Quezon City. Heto ang mabilis na silip sa mga balitang dapat alam mo. Senior citizen sugatan matapos saksakin sa Higmoto, Catanduanes. Base sa investigasyon, nagiinuman ang 67 taong gulang na biktima at kanyang kaibigan na bigla silang pasukan ng suspect. Nagtamo ng mga saksak ang biktima. Nahuli kalaunan ng suspect na kapatid sa ina ng biktima. Ayon sa pulisya, lumang away sa lupa ang pinag-ugatan ng pananaksak. 8 sugatan sa sunog sa Novaliches, Quezon City. Bukod sa kanila, may dalawang asong nasawi matapos matrap. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog sa isang bahay na may patahian. Nagkasunog din sa isang residential area sa Parañaque City. Dalawa ang kinailangan bigyan ng atensyong medikal. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ng Sanhi ng magkahiwalay na sunog. Isa na naman kaso ng pananakit sa hayop. Nahuli kam ang panghahampas at panunusok ng isang senior citizen sa isang kuting sa Makati City. Namatay ang kuting. Nilagay pa ito sa tila basket saka itinapon. Nagpunta sa barangay ang ilan sa kanyang mga kapitbahay para i-blotter ang pangyayari. Bukod sa animal cruelty, naharap din sa impang reklamo ang senior citizen. Depensa niya, pineperwisyo raw siya ng kuting. Magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon bukas. Ayon po yan sa PAGASA. Dahil yan sa easterlies, mainit na hangin na galing po sa silangan. Napakainit po ng hangin na yan. Ayan po, may tala na mainit na panahon ngayon. Posible pa rin ang isolated rain showers o thunderstorms sa ilang lugar.
Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Quezon Province at Palawan bukas. Asahan po natin ang pag-ulan na hindi naman tatagal at hindi naman lalakas sa mga lugar na yan. May chance rin na kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, partikular sa Caraga at Zamboanga regions. Mababa naman ang chance ng ulan dito sa Metro Manila, pero pagandaan pa rin ang napakatinding init. Umabot na po sa 39 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Laia, Pasay City ngayong araw ayon sa PAGASA. 6 na lugar na nakaranas ng danger level o ng heat index o damang init ngayong araw. Napakataas po sa Bacnotan, La Union sa 44 degrees Celsius at dito naman sa Puerto Princesa at Aborlan, Palawan na sa 43 degrees Celsius. Bukas, 6 na lugar din ang inaasahang makakaranas ng danger level ang heat index. Mataas ang banta ng heat cramps o heat exhaustion o kaya'y heat stroke. Huwag kalimutang uminom ng tubig at huwag magbabad sa ilalim ng araw. At yan ang ulat panahon na dapat alam mo ang inyong Kuya Kim, always present weather, umulan o umaraw. Ang bago sa OPM band na Lola Amor at ang bagong pakilig ng K-pop group na New Jeans. Heto ang mga showbiz ganap na dapat alam mo. May pasilip sa bagong kanta ang K-pop group na New Jeans. Sa pre-release ng isang Japanese shampoo commercial song, inilabas ang kanta nilang Bubblegum. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng New Jeans na may comeback sila sa Mayo. Sinupresa ni J-Hope ng BTS ang mga ARMY nang ilabas niya ang dance cover sa pinakabagong kanta na Neuron. Sa IG, habang nakasuot ng military uniform, ibinahagi ng BTS lead rapper ang 48 seconds video na sumasayaw siya ng kanyang newest song. Sabi pa ni J-Hope, magagawa ang dance step sa loob lamang ng 3 minuto. Ilalabas na ng Lola Amor ang kanilang debut album sa April 10. Excited na raw ang fans para sa debut album na yan. Sabi ng banda, may isang kanta roon na tugon sa Raining in Manila. May grand concert din na magaganap this weekend. Nako, Kuya Kim, nakapag-ride ka na ba sa Marilake? Ang daming pumupuntang rider doon. Siyempre, gaya mo, di ba? Doon sa Marilake, yan kasi Twisties, no? Sa Tanay yan, no? Marikina, Laguna, Quezon. Tanay, oo. Quezon, Marilake. Yan ay napaka-delikado at maraming na-accidente dyan. Maraming na namatay dyan. Oo nga, eh, diba? Dahil na-accidente sa motor. Uso rin dyan, Kuya Kim, yung mapitikan, yung makuhanan ng stolen shot ng mga photographer, di ba? Susan, ang daming masasayang kwento at nakakatakot na kwento sa lugar na yan. Nababalot din yan ng kababalaghan. Ang masayang ride pwede raw mag-iba sa ihip ng hangin. Yan ang kwentong kakaba-kaba. Kung mahilig magmotor o bisikleta, dinarayo ng ilan ang Marilake Highway. Sa higit 100 kilometrong highway na ito, padadaanan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Perfect daw sa mga naghahanap ng long ride at magandang view ngayong tag-init. Ang ilang humaharurot na rider may instant picture pa na pwede i-flex online. Pero paano kung ang makuna ng camera ng espiritu? Gear up, motor check, at camera ready palagi ang rider na si Sky. Tila kabisado na rin niya ang mga kurbada ng Marilake Highway sa dalas ng pagmumotor niya rito. Every week po, umakit po talaga kami dito sa Marilake para mag-ride. Usually, nag-take talaga ako ng mga video-video habang nag-drive, kung saan kami pupunta. Kaya pati night ride, sinubukan na rin niya. Pero nang mapadaan sa Devil's Corner, tila nag-iba daw ang ihip ng hangin. Pamilyar daw ang karamihan ng mga dumaraan dito sa Devil's Corner. Kaya siya tinawag na Devil's Corner kasi sa sobrang lalim ng kurbada niya. Dahil na din sa mga aksidente na nangyayari, hindi rin naman talaga may iwasan na magkaroon ng mga haka-haka na merong mga elemento kasi sa sobrang daming namamatay din talaga dito. Kaya pagsapit ng dilim, ang mga may ingay na sasakyan sa umaga,
nagiging manggilan-gilan na lang para malinawan ang mga kwentong kababalaghan. Sinamang paranormal researcher na si Ed Caluag sa isang night ride sa Marilake. Bit-bit ang kanyang EMF o electromagnetic field reader. Mababasa ron ito ang magnetic energy na nagmumula sa mga espiritu. Masakit yung katawan ko. Although wala tayong readings ngayon, pero physically yung pakiramdam ko, ang bigat, saka ang sakit ng mga ganitong part ko. So most likely, nakakalamang na dito sa part na to, dito sa area na to, yan. Malamang meron ng namatay dito na ito yung possibly na damage at saka yung dito sa part na to. Pinuntahan din ni Ed ang tinatawag na Devil's Corner. Dito yung mas mabigat yung pakiramdam. Mukhang dito sa spot na to, mukhang may nakikita yung mga tao dito. Gumamit ng dowsing rod si Ed para malaman ang pinagmumula ng nararamdaman daw niya enerhiya ng espiritu. Paano mayroong concentration ng energies dito? No? Possibly, dito yung spot kung saan sila may nakikita or may nararamdaman. So maaring during the curve, maaring dito yung spot na parang mayroong nakatayo. Sinuri din Ed ang umano'y video na nakuna ni Sky. Walang responsive entities dun sa paligid eh. So merely apparition lang, kasi kung entities, dapat mayroong physical manifestation. Umani rin ang iba't ibang komento ang video ni Sky nang ipost niya ito online. May kinilabutan, pero may ilan namang naghinala na posibleng may nananadya daw na mananakot dun. Wala po tayong recorded po na ganong kwento po within Marilake. Tanong po nila, wala po pa rin po tayong as of now na official record dun po sa mga sinasabing nananakot po along Marilake Highway po. Maging ang barangay na nakakasakop sa nasabing daan, wala ding tala ng anumang pananakot sa lugar. Wala pong report sa amin na may nagpapanggap kung ano man yung multo na yan na sinasabi. Sa barangay namin, wala pong report na may mga ganyan na ginagawang mudos. Dito, ang nakikreate dito is takot. No? So yung takot na yon, enough na yon para makabuo ka ng isang image sa isip mo. Every time na kung ikaw ay dadaan, imposible na hindi mo siya maiisip. So by then, magpo-project sa mind mo yon. Sa kabila ng iba't ibang kwento sa isang lugar, mas mahalaga pa rin ang pag-iingat. Tandaan, ang takot na lagi nakatanim sa isipan pwedeng maging sanhi ng kapahamakan. Ay, inamay-amay pa ta. Ngayon, taginit, maraming prutas ang masarap lantakan, lalo na yung fresh na mga prutas. Di ba, Aili? Tama yan, Mami Sue. Lalo na yung mga prutas na tuwing summer na mumunga, gaya ng pinya, langka, pakwan, melon, at kung ano-ano pa. Pero paano nga ba ang paghahanda ng mga ito na stress-free at hassle-free? Para magbigay ng tips, makakasama natin ang content creator slash chef na si Chef MJ. Magandang gabi po, Chef. Magandang gabi, Chef. Chef, unahin natin yung isa sa mga pinaka-paborito kong fruits, pinya. Paano po ba yan balatan, Chef? Kasi okay. Isa yan sa mga pinaka-komplikadong balatan, di ba? Medyo mahirap yan. Challenging, ikaw. Challenging. Mm-hmm. So normally, palagi tayong nahihirapan dito, di ba? Yung mata niya, di ba? Mata, oo. So, ngayon, kasi mata niya, hindi, ewan ko saan pupunta eh. Yes. Diba? Ngayon, ipakikita natin kung gaano ka-easy yung pagbabalat nito na hindi na magtatanggal ng mata. Yun. So hiwain lang natin. Ito ko yan. O, tapos? Alright, tapos cut natin dito. Mm-hmm. Then sa middle, cut ulit natin. Middle. Ito yung mga mas madaling way, yes, Chef. Yes, mas madaling way. Tapos bibigay natin kay Ma'am Hailey. Hailey, ha? Ay, baka ayan. Ayan. So, okay ka na ba, ma'am? So, marunong ka ba? Yes po, Ma'am Isu. Guraduhin Hailey mo. Hailey the Chef. Shoe chef po ako ngayon. Wala ayan. Tayong medic. So, cut wala natin itong ano, yung core niya. Ayan, tanggalin natin. Tatanggalin nyo yung matigas. Yung matigas. Paborito ko sa pinya. Actually, ako din. Busa. Pwede naman natin kainin to later. Diba? Kasi may mga ibang tao ayaw nito. So, dyan lang siya. Okay, para okay, walang tapon, no? So, tapos game ka na ba? Pag natanggal yan, parang gusto mo ng biyakin. Ayan. Oh. Mm-hmm. Ako.
Nako, Hailey, tapos na show natin. Ituloy ko na ito, Ma'am Hailey. Okay na siyang ganyan. So, ayan. Lagyan lang natin dito ng half. Half? Yan. Nako, napaka... Tapos ganun lang siya kasimple, no? Then? Then, ganun din. Cross cut, ayan. Hindi kasama yung balat po, chef. Hindi pag kasama. Pag isinama mo yung balat, ayan. Ano na yan? Tanggal na yan. Ikakat ng todo. Ayan. So, after okay. That, yan. Ayun! Na. Na. Sa baba na po. Ayan. Oh, parang baliktad ka kasi si chef din naman. Ayun. So, ayun. Oh. Ganun lang ka-easy siya. Oh. Huh? Talaga ba marunong ka? Mami, so challenge sa akin po ito. Dahil first time ko rin, guys. So, perfect to sa mga first timers. Hindi ko kakainin yan sa'yo. May balat eh. Yung kay chef, malinis. Oh. Actually, kaya mo yan, ma'am. Ganun lang. So, ala, lugi tayo ito kay Hailey. Mas marami pa yung natira sa balat. Kasi sa nakuha. Ba yan? So, ayun. Ganun lang siya kaise. Ayan, o. Kay so, kumbaga, ayan. O, diba, okay na siya. So, ayan. So, wala sabi, na siyang ano. Hindi sabi, ka Hailey, na... ang kakainin laman, hindi yung balat. Yeah. Ang dami, ang kapal ng balat, ganun. Bayan? Sana sinabi mo, hindi ka marunong. Not bad for the first timer. Oh, yeah, not bad daw, Mami Sue. Yes. Wow, ang daming natira. Gusto kong kagatin. Guys, hindi lang pantay-pantay yung cut di ko, ba pero... pantay? O, siya, sige na nga. Ganun talaga. Ayan. O, sige. Okay. Isa pa. Next chance. Isa pa. O, yan. Hindi naman tabingi naman ngayon. Ah, teka, chef. After, ito na muna. Gusto ko ipakwan. Alright, pakwan. Pakwan muna tayo, okay, so, Hailey. Dali, sa pakwan naman. Pakwan that, tayo para mas marami tayong no? Matutunan kay chef. Okay na tayo sa muna. O lang ka daw muna, chef. Alright, so itong langka. Langka, mahirap yung himayin. May mga technique dito. Kanina, hiniwa na natin yan. So ngayon, para maiwasan natin, normally, di ba, madagtayan. Opo. So ngayon, ikat pa natin dito. Okay. So sure, Mami, so maraming gusto makaalam kung paano linisin itong langka dahil favorite to ng maraming tao, lalo na pag hinalo mo sa halo-halo, di ba? Kainin nga ng sariwa. Mahirapan ko ulit si Ma'am Hini. Ayan na naman! Ayan, paano gagawin, chef? So ngayon, paano mo tanggalin doon sa pinaka? Yung tips natin sa mga mami, ayan, meron tayong oil para hindi dumikit. Dikit, diba? Kailangan po muna tanggalin itong puti. Yes. Natatakot akong tignan ka maghiwa. So, ganun lang siya, ayan o. Ganun lang siya kabilis, diba? Ayun! Ah, so yung ganyan lang, chef. Basang ang ano mo dito, maglagay ka na? Oil para hindi manikip. Yes, yung dagta nung dagta. Ayan. Nag-oil na ako, chef, Mami. Chef, sumunod natin, melon o kaya naman yung pakwan. Melon, pakwan gusto ko. Pakwan? Okay, pakwan tayo. Yan. Pakwan tayo, chef. Eto na. Oh, yan. Hindi ka nabibigyan ni chef. Actually, chef. Diba kinata natin kanina? So, okay. Yan, bawasan yun lang natin ng konti rito. Mm-hmm. Tapos? Cut ulit. Okay. Ayun. Ano yan eh? Cute eh. Nakita ko sa ganun, no? May handle yung pakuha na ginagawa na, hindi niya, ka na kailangan kumuha ng toothpick. Ganito siya. O, tinidor. Tapos? Ibigyan kita ulit ng isa. O, yan. Ibigyan ka daw ulit, chef. Kaya mo yan. Tapos ikakat lang natin konti dito. Oo. Ganun. Yung hindi siya gaanong ano, ha? So, yeah, tapos, pag nahiwa mo na siya dyan, mahirap eh. Makapal-kapal kasi balat ng pakwan eh, yes. Di ba? Kaya hindi siya madaling hiwain yung balat para maipakita sana natin muna, chef. Kung paano ba yan, chef? Yan. Okay. Anyway, hey, chef, sige, tapusin muna habang may binabasa ako. Summer fruit preps! Check sa ating listahan. Ayan, habang tinatapos na ni chef yung kanyang paghiwa sa pakwan. Maraming salamat, Chef MJ! Mm-hmm. Ayan mga kapuso ha, mananamnam na ang iba't ibang prutas in different easy ways. Grabe. Ganun pala yun ginagawa ni Chef para may handle yung pakwan. Okay, Kuya Kim. Maraming salamat guys. Ito naman po ibang balita po, isang Peruvian na nakakita umano ng samut-saring pre-Hispanic artifacts na ang ilan ay iniuugnay sa mga alien. Isa sa nakakapukaw pansin ang kalansay umano ng tao kung saan paba ang ulo nito at may tatlong daliri sa parehong kamay. Nakuha ito sa isang talampas sa Nazca Province sa Peru na kilala ding mayaman sa artifacts. Sa gitna nito, pinabulaan ng mga ilang eksperto ang kaugnayan ng ilang nahukay sa alien. Nako, Kuya Kim, Hailey, astig daw ang bisita natin ngayon, ha? Huwag ka raw makikipagtaasan ang boses sa kanya dahil hindi kanya uurungan. Patay tayo dyan. Siya si Tombi Romulo ng Imus, Cavite. Member si Tombi ng LGBT singing group na O2 Men. Sa kanilang tatlo, siya raw ang nakatoka sa pagbirit. Astig at sigaman daw ang dating. Iba naman ang kanyang arrive. Pagkantahan ng labanan.
Oh, yan. Daan-daang baka o bangka ang lumahok sa Kintong Boat Festival sa Jiangsu Province sa China. Aabot sa 500 makukulay na bangka ang nagpasiklaban. Nagpumalas din ng galing ang ilan sa sabay-sabay na pagsasagwan. Bahagi ng Qingming Festival na 800 taon nang ipinagdiriwang. Tampok dyan ang boat race, parada ng mga bangka at ilan pang performance. Binigyan ng libreng pasyal ang ilang disabled dogs sa Ankara, Turkey. Isa-isang sinakay ang mga hayop na inaalagaan sa isang shelter sa tila tren na gawa sa pinagkabit-kabit na plastic barrels. Inilibot sila sa lugar para ma-enjoy ang magandang tanawin at malamig na panahon. Ayon sa may-ari ng shelter, galing ang ideya sa kanilang paralisadong ama para makapasyal sa kabila ng kanilang kondisyon. At yan ang mga balita, kwento at pampag good vibes ngayong araw. Relax lang kayo lagi at sagot namin ang chill na kwentuhan. Magkita-kita ulit tayo bukas 5:30 ng hapon dito po sa GTV. Tandaan, wagi ang may alam kaya dapat alam mo!